Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Galit na galit si Zoey nang pumunta sa Eastridge at nang makita ito si Analyn ay tinanong niya kung nasaan daw si Lynette. Sagot naman ni Analyn ay bakit mo naman hinahanap ang nanay ko. Sagot naman ni Zoey kay Analyn ay pinahiya daw niya ang kanyang mommy sa harapan pa ng mga tao at pinagmukha daw niya ito ng katawa-tawa. Tugon naman ni Analyn kay Zoey ay ngayon nararamdaman mo kung gaano kasakit kapag sinasaktan ng mommy mo ang nanay ko. Nang marinig ni Zoey ang sinabi ni Analyn ay sinabunutan niya ito agad, ngunit lumaban na rin si Analyn hanggang sa nagkasakita ng dalawa, sapagkat inaawat naman sila ni Doc Carlos, ngunit parang linta ang dalawa na mahirap paghiwalayin. Hanggang sa sinabi ni Doc Carlos kay Zoey na tumigil na ito dahil punong-puno daw ito si Benetis sa mga pinaggagawa nilang mag-ina, kaya naman napatihil na ang dalawa at nakatingin si Zoey kay Benetis dahil ang akala niya ay sasabihin ni Doc Carlos ang sekreto nila mag-ina. Ito naman si Analyn na walang kaalam-alam sa mga sekreto nila dahil hindi niya ito alam na anak ni Doc Carlos si Zoey, ay nabigla ito sa narinig niya mula kay Benetis dahil ang akala ni Analyn ay ipinagtanggol siya nito ni Doc Carlos. Samantala nagpadala naman ng mamahalin flower si Doc RJ kay Analyn bilang pasasalamat sa pag-aalay ni Analyn sa kanyang tatay ang kanyang achievement. Natutuwa naman si Giselle at Lynette at ang sabi ni Giselle kay Analyn na talagang mahal ka na ni Obeng ngunit hindi na makakilos ngayon dahil sa dalawang mag-inang Moira at Zoey. Ngayon ay unti-unti na bumabagsak ang Apex dahil sa mga pinaggagawa ni Moira, samantala ay umaangat na naman ang Eastridge dahil sa mag-inang Lynette at Analyn. Ang Eastridge ay nasa top line na sila ngayon simula noon ma-viral ang successful ang operation ng kambal. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Moira dahil ngayon ay lumalaban si Lynette? Abangan sa next episode ng Abot Kamay na Pangarap. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood.